Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, 5 puntos na lang ang lamang ng Akita sa Kanagawa. At natalo ni Mikyo si Sakuragi sa lakas ng katawan na naging dahilan upang masira ang depensa ni Sakuragi at umilapon ito sa sahig na ikinagulat talaga ng mga manlalaro ng Kanagawa dahil napabagsak ni Mikyo si Sakuragi. At dito na nagtatapos ang Chapter 62 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk, sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisahan na natin ang Chapter 63 ng Winter Tournament. Nagawa ngang masira ni Mikyo ang depensang ginawa ni Sakuragi sa kanya at nakapuntos pa ito nung walang kahirap-hirap kay Sakuragi na ikinatuwa talaga ng buong fans na Akita. Ayos! Nagawa mo ring talunin niyang si Sakuragi! Kayang-kaya mo naman pala yan eh! Dapat kanina mo pa ginawa yan! Sige Mikyo, daanin mo sa lakas ng katawan yung depensa ni Sakuragi! At alam naman namin na ikaw lang ang taong may kayang makatalo kay Sakuragi! Paglakas lang ang usapan! Sige Mikyo, talunin mo yung si Sakuragi! Go Mikyo! 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 Yan ang sigaw ng mga fans sa Akita. Sa kabilang banda naman, biglang nilapitan ni Akagi si Sakuragi. Hoy Sakuragi! Bakit ka tumalsik sa opensang ginawa sa'yo ni Mikyo? Ang akala ko ba kayang-kaya mo siya pagdating sa lakas ng katawan? Pero bakit parang ngayon ay ginawa ka lang bata ni Mikyo? Bakit? Lumakas na ba lalo ang pangangatawan ni Mikyo ngayon? Di tulad nung nakaharap natin sila sa Inter-High? Yan ang sabi ni Akagi kay Sakuragi. Hindi Akagi, ganun pa din naman ang lakas ng pangangatawan niya. At hindi naman ito nagbago. Kaya niya lang naman ako napatansik dahil hindi ako nakapwesto ng maayos. At naunahan niya ako sa posisyon. Pero sa pangalawang pagkakataon na maulit mo rin ang ganitong serye, ipinapangako ko sa'yo na hindi na siya muling makakapunto sa'kin. Yan ang sabi ni Sakuragi na talaga namang sobrang seryoso. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kanagawa ang bola at dinadala na ito ni Maki papunta sa kanilang basket. Team, kalma lang kayo dahil pupuntos tayo ngayon. Kaya naman, maging alerto kayo at mag-focus lang sa bola. Yan ang sigaw ni Maki. Sabay atake ng sobrang bilis sa depensa ng Akita. Subali, bigla din naman siyang napahinto dahil mabilis siyang pinantayan ng mahigpit ni Fukatsu. San ka pupunta yo? Hindi kita hahayaan na makapasok sa depensa ko yo. Yan ang sabi ni Fukatsu nang biglang ipinasa ni Maki ang bola papunta kay Akagi. At nang hawak na ni Akagi ang bola, agad naman itong binantayan ng mahigpit ni Masashi. Habang si Coach Tomoto naman ay biglang napatayo sa kanyang kinauupuan. Akita! Humanda kayo! Dahil siguradong aatake si Akagi sa loob! At ikaw Masashi, ihanda mo ang sarili mo para sa depensa! Dahil hindi malabo na bawian ka ni Akagi sa ilalim ng basket! Kaya naman, humanda ka para sa pag-atake niya sa'yo! Yan ang sigaw ni Coach Tomoto nang biglang umatake si Akagi sa kanang depensa ni Masashi. Sabay ikot pa kaliwa, sabay pasa ng bola pa kanan, na ikinagulat talaga ng sobra ni Masashi. Ano? Ipinasa niya ang bola ng ganun kabilis? Pero kanino niya ipapasa ang bola? Buisit! Ang akala ko pa naman talaga ay susugurin niya ang depensa ko. Pero hindi pala, dahil may iba pa siyang plano. Kainis! Yan ang sabi ni Masashi sa kanyang sarili. Habang ang bolang ipinasa ni Akagi ay nakuha na nga ni Maki at nang hawak na ni Maki ang bola, agad naman itong tumalon at akmang gagawa ng isang slam dunk. Nang biglang tumalon din si Mikyo at sinabayan ang gagawing slam dunk ni Maki. Hindi mo magagawa ang binabalak mo, tatay! Dahil pipigilan kita! Yan ang sigaw ni Mikyo habang sinasabayan si Maki sa ere. Ha? Anong sabi mo? Tatay? Buisit ka! Mas mukha pang ang matanda sa akin yung kapatid mo na si Masashi eh! Nakainsulto na kayo ah! Pero okay lang, dahil hindi naman importante sa akin kung ano ang tawag niya sa akin. Ang importante ngayon, kung paano kita malulusutan. Yan ang sabi ni Maki. Sabay ikot ang bola papunta sa kilikili ni Mikyo. Sabay tira ng isang layup at pumasok ito sa kanilang basket. Nang biglang pumito ang referee. Foul counted! 1 free throw!
Yan ang sigaw ng referee na ikinagulat talaga ng sobra ng buong manlalaro ng Akita. Ano? Isang counted foul na naman! Yan ang sabi ni Minoru. Na-counted foul na naman kami, yo! At sa pagkakataon na ito, si Mikyo naman ang nakagawa, yo! Yan naman ang sabi ni Fukatsu, nang biglang binatukan ni Masashi si Mikyo. Ano bang ginagawa mo, Mikyo? Di ba sabi ko, mag-focus ka na kay Sakuragi? Yan ang sabi ni Masashi. Pasensya ka na, kuya! Akala ko kasi masusupalpal ko na siya eh. Pasensya na talaga, kuya! Yan naman ang sabi ni Mikyo. Sige, okay lang yan. Basta sa pagkakataon na ito, kailangan kay Sakuragi ka lang mag-focus at hindi sa ibang manlalaro dahil kapag naulit pa ito, papaupuin na kita. Yan naman ang sabi ni Masashi. Sa kabilang banda naman, itinira na ni Maki ang kanyang isang free throw at pumasok ito sa kanilang basket na naging dahilan para maibaba na nila ang kalamangan ng Akita sa kanila ng 2 puntos. 26-24, pabor sa Akita. Ang ganda ng off-ball cut ni Maki dun ah. At yung pag-reverse niya ng bola ay sobrang perfecto. Napakaganda din ng ginawang play ni Akagi. Nagawa niyang mapeke si Masashi na siya talaga ang gagawa ng puntos. Sige ka nagawa! Ipagpatuloy nila ang ganyang laro. Siguradong malaki ang pag-asa natin na tayo ang mananalo sa laban na ito. Yan ang sabi ni Coach Takato. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Akita ang bola. At dinadala na ito ni Sawakita papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng mahigpit ni Rukawa. Rukawa, ngayon lang kita babalaan para maihanda mo ang iyong sarili. At ito lang din ang tatandaan mo ngayon na hindi ko ipapasa ang bola at pupuntos ako sa sarili kong pamamaraan. Kaya naman, humanda ka na. Dala-atake na ako sa'yo. Yan ang sabi ni Sawakita na talaga namang sobrang seryoso. Habang si Rukawa naman ay hindi naniniwala sa mga sinasabi ni Sawakita sa kanya. Hindi ako naniniwala sa kanya. Dahil baka isang patibong lamang ang mga sinasabi niya sa akin ngayon. Dahil wala namang manlalaro ang sasabihin ng kanyang binabalak na plano. Kaya naman, nakatitiyak ako na isang patibong lamang ito at ipapasa niya ang bola sa kakampi niya. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Nabiglang umatake si Sawakita ng sobrang bilis sa depensa ni Rukawa. At talaga namang sobrang ikinagulat ito ni Rukawa. Dahil ang akala nito ay ipapasa ni Sawakita ang bola sa kanyang mga kakampi. Kaya naman, hindi man lang ito nakapaghanda sa ginawang pag-atake ni Sawakita sa kanya na naging dahilan para tuluyan ng makalusot si Sawakita sa kanya. Ano? Totoo nga ang lahat ng sinabi niya na siya ang gagawa ng puntos at aatake siya sa depensa ko. Naku po, hindi ako nakapaghanda. Buisit! Yan ang gulat na sabi ni Rukawa sa kanyang sarili habang si Sawakita naman ay patuloy lang sa pag-dribble papunta sa kanilang basket. Mga kasama, pigilan niyo si Sawakita! Siguradong gagawa ito ng puntos! Rukawa, habulin mo si Sawakita dali! Yan ang sigaw ni Ayako. At nang malapit na si Sawakita sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at akmang gagawa ng isang slam dunk. Subali, bigla ding tumalon si Sakuragi at sinabayan nito si Sawakita sa itaas. Sawakita, ngayon ako naman ang subukan mo dahil hindi ko hahayaan na makapuntos ka sa akin! Yan ang sigaw ni Sakuragi habang sinasabayan si Sawakita. Hala! Tignan nyo! Si Sawakita naman ang sinabayan itong may pulang buhok! Sino kaya ang mananalo sa kanilang dalawa? Si Sawakita ba o itong may pulang buhok? Pakiramdam ko, masusupalpal na may pulang buhok na ito si Sawakita dahil nagawa niya ng talunin si Masashi at Mikyo. Kaya naman, malaki ang tsansa na matalo niya din itong si Sawakita. Hindi! Ang tingin ko naman, mananalo dito si Sawakita. Tandaan nyo, galing sa Amerika si Sawakita. Kaya naman, alam niya na kung paano malulusutan ang ganyang kapanganib na depensa. Kaya sigurado akong si Sawakita ang mananalo sa kanilang dalawa. Sabihin na natin galing si Sawakita sa Amerika. Pero kung titignan nyo, mas nakakalamang sa pagtalon itong may pulang buhok. Kaya naman, siguradong supalpal na ang aabutin ni Sawakita dito. Hindi, dahil hindi ako naniniwala na walang plano si Sawakita dito. Basta, magtiwala lang kayo kay Sawakita. Siguradong may mapasok niya yung bola sa kanilang basket. Yan ang usapan ng mga mananood. Sa kabilang banda naman, si Sakuragi at Sawakita ay nagsasabayan pa din sa itaas. Sakuragi, tama na ang pagpapasikat mo. Ngayon, ako naman ang babawi sa inyo. At hindi mo naman talaga ako magagawang i-block dahil hindi ko hahayaan na makaisa ka sa akin. Yan ang sabi ni Sawakita sa kanyang sarili. Sabay ikot ng bola sa tagiliran ni Sakuragi. At gumawa ito ng isang layup at pumasok sa kanilang basket.
na ikinagulat talaga ng sobra ni Sakuragi. Ha? Paano niya nagawa yun? Mas nakaangat naman ako kaysa sa kanya. At halos matabunan ko na ang basket nila. Kaya naman, paano niya naipasok ang bola na yun? Kahit na nilusot niya ang bola sa tagiliran ko, hindi niya dapat naipasok yun. Dahil natatakpan ko ang basket nila. Kaasar, naisana ko ng lokong ito ah. Pero aaminin ko sa sarili ko na nakakabilib talaga ang lalaking ito. Napakahusay niya talagang manlalaro. Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kanagawa ang bola at dinadala na ito ni Rukawa papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Sawakita. Sawakita, ngayon babalaan din kita. Katulad ng ginawa mo sa akin kanina, hindi ko din ipapasa ang bola at pupuntos din ako sa sarili kong pamamaraan. Yan ang sabi ni Rukawa kay Sawakita. Aba, mukhang babawian mo ako, Rukawa. At bakit nga ba hindi ka nagrea kanina nung inatake ko ang depensa mo? Siguro, inakala mo na hindi ko totohanin ang sinabi ko sa'yo. Pwes, diyan ka nagkakamali dahil meron akong isang salita. At ngayon, binabalaan ulit kita dahil babantayan kita ng mahigpit at hindi kita hayaan na makalusot sa depensa ko. Yan naman ang sabi ni Sawakita. Sa kabilang banda naman, ang ibang manlalaro ng Kanagawa ay napansin na parang may nag-iba sa laro ni Sawakita at Rukawa. Mga kasama, tignan niyo si Sawakita at Rukawa. Mukhang seryoso silang dalawa ngayon ah, dahil kanina pa sila nagbubulungan at mukhang magkakasubukan na talaga silang dalawa ng lakas. Yan ang sabi ni Sendo. Oo nga, at tama ka nga Sendo, dahil mukhang sinusubukan nila ang kapasidad ng isa't isa. Dahil hanggang ngayon ay hindi natin alam kung sino nga ba talaga ang mas magaling sa kanilang dalawa. At hindi din natin alam kung nagsaseryoso na nga ba talaga itong si Sawakita. O baka naman, nagpapanggap lamang ito. Yan naman ang sabi ni Coach Hansay. Sa kabilang banda naman, biglang inatake ni Rukawa ang depensa ni Sawakita. At sa pagkakataon na ito, nakadistansya ng malaki si Sawakita kay Rukawa. Kaya naman, sinamantala na ito ni Rukawa. At agad siyang tumalon para sa isang jump shot. Nang biglang sinabayan siya ni Sawakita. Huli ka, Rukawa! Ngayon, siguradong wala ka ng kawala sa akin dahil kumagat ka sa aking pain. Yan ang sabi ni Sawakita habang sinasabayan si Rukawa. Sa kabilang banda naman, si Coach Hansay ay napabulong na lang sa kanyang sarili. Patay ka ngayon, Rukawa, dahil kumagat ka sa pain ni Sawakita. Siguradong supalpal ang aabutin mo sa kanya. Yan ang sabi ni Coach Hansay sa kanyang sarili. At dito na nagtatapos ang Chapter 63 ng Winter Tournament. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan, mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganaan akong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ads.